Hello, good morning mga kaibigan. Ngayong araw na to ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-print ng design sa PCB. Ito kasi ay PCB design pero not ano siya, hindi siya layout type na customized or siya. Parang breadboard style siya. Ngayon gumawa ako ng layout na customized na based dun sa requirement ng wiring diagram. Ngayon hindi ko na pala ituturo sa inyo kung paano ko ito inilay out. Ito yung component ko. Sakto naman siya. Ito na nga ba? Ito na yan. Ito yung layout ko. Mga sa... Ano yun eh, pagka-print niya siya, print niya siya 1:1 so dapat. So hindi siya mag-stretch para magiging sakto siya sa print nito. Ngayon, ibabakot na natin siya. Meron ako dito, present-sided PCB na tinatawag. So, ito, may itong PCB na ito, may film siya. Tapos, yung film na yon yun yung babakotin natin gamit ito. So, i-expose natin siya sa araw. At yung process nito ay, tuturo ko kung paano ang gagawin. So, una, nag-print tayo ng layout. Gumawa tayo ng layout at print natin. Ngayon, dahil meron na tayong PCB at layout, ibabakat naman natin ngayon siya dun sa araw. So, game. Meron ako dito dalawang glass. Ito yung dati kong layout. So, ang gagawin ko, dito ko na lang siya iipit. Kailangan kasi pagka binakat natin ito, in-expose natin sa araw, kailangan flat siya. So, linisin ko lang ito. Medyo madumi. Wait lang. So, ito guys. Ugasan natin ngayon siya. No? Basahan na lang. Gagamitin natin. Saka sasabunin na rin natin. Para yung mga naiwan na marks dito, pagka in-expose natin siya dun sa araw, hindi rin babakat dun sa PCB. Kaya maganda, malinis muna natin siya. Kahit itong side lang naman, ito kahit ito hindi na. Ito kasing film na ito, nung nakikita niyo yung blue, dati inaano ko pa siya, parang nilalaminate ko pa yung PCB. Ngayon, hindi na gano'n, no? So, bumili na lang ako ng present-sided PCB kasi once na tawag na ito, yung film din idikot sa PCB, lagi na lang ako nagkakaroon ng lupot. So, gasa ko muna ito, no? Make sure dapat wala siya yung mga parang bakat-bakat pagka gagamitin natin o yung pang-ipit natin para hindi talaga siya bumakat doon sa PCB kasi magugulat na lang, oh bakit dumikit to? Itong contact na to, yun pala gawa nung exposure, may dumirito, bumakat din habang nakabilad sa araw yung PCB. So yan, kahit hindi naman masyadong malinis ito, ugasan na rin natin para shoot, no? Dati kasi itong blue na yan, film na yan, ang tawag dyan photoresistive film, yan yung ginagamit ko. Ang nangyari pagka malalaki, laging may gusot tsaka laging napuputol yung mga copper wire ko kasi dahil nga dun sa hindi ako marunong talaga yung kumbaga smooth na smooth yung pagkakalapat ko sa kanya, hindi talaga lapat na lapat.
Sige, babandawan ko lang to, tapos next na tayo dun sa procedure kung paano natin siya iipit. Okay, dito na tayo sa next procedure kung paano natin siya ilalagay, no. So ito na. Mali, ito yung pinaka base. At ito naman yung pinaka front. So pagka gagawin niyo ito, wag ka sana, wag kayong pupunta sa may exposure na UV o kaya sa medyo madilim kasi baka biglang bumakat agad yung PCB niyo. So, una niyong gagawin ay kailangan may masking tape kayo at ididikit niyo yung PCB para hindi siya gumalaw. So, ganito yon. So, maglagay lang kayo dito. Ayan, ng tape. Ay, dumikit ah. Ayan, ito. Ayan. Ayan, ayan, tape. Para dyan nyo ididikit yung PCB para hindi siya gagalaw-galaw. Ayan, pwede na yan ganyan. Tapos, yung PCB, ito yung PCB natin. PCB natin, tanggalin natin tong kulay puti na to. Ayan. Ayan, okay na. So, ito yung PCB natin. Yung PCB natin. So, dikit na natin siya agad. Kailangan bago nyo gawin to, naka-ready na rin talaga yung mga gamit nyo. So, dikit natin siya. And then, yung ibabakat natin, ito. So, kailangan tama na yung tama ito kasi baka pagka nagkamali, ganito pala, nagkamali kayo ulit na naman kayo, gagawali kayo ng bago. So, ito. Make sure na tama yung pag-place natin. Yan. Siyempre, lagyan din natin siya ng scotch tape para hindi siya gagalaw-galaw. Tingnan natin kung tama. So, mukhang okay naman pagkakalagay ko. Secure ko na siya. So, after nyo ma-secure, kung tama yung pagkakapwesto niya, ipatungan na natin itong yung pinaka-plate niya. So, punasan muna natin para siguradong walang ibang babakat na dumi doon sa ating PCB. Ayan. So, ito. Ayan. Ayan, malinis na. So, ayan. Check nyo, dapat itong pag, yung PCB na yan, may talagang lapat na lapat. No? So, gagamit kayo ng mga clip na pang-ipit. So, itong ginagamit ko na pang-ipit sa kanya. Nabibili lang ito sa mga school supply. And pagka okay na, nailapat nyo na ng maayos, pwede na natin siyang ibilad. Ang pagbilad naman nito ay nasa 1 to 2 minutes lang, depende sa ganda ng araw. No? Pero kung fluorescent ka, mga 15 minutes, yon ang exposure niya. So, kulang yung clip ko. Ayan. Isa pang clip ko. So, yan. Tinan natin. Mukhang okay naman siya. At yung design ko, hindi naman lumabas dun sa PCB board. So,
So ready for exposure na siya. Mamaya pag na-explore natin to, turo ko sa inyo kung paano siya i-develop. So sa pagde-develop nito, kailangan medyo mahingat din kayo. Kasi no first time ko naka ilang PCB rin ako bago ko nagawa ng perfect yung pagde-develop nito. Kapag masyado matapang yung developer niya, mabubura pati yung printed na in-exposure niya, no. So labas muna tayo. So ayan, ano, bibilang lang ako ng mga 1 to 3 minutes tapos alisin ko na uli siya. Yan. So ito yung PCB ko, ito yung mga lalagyan ko. Ginagawa ko pala ay ganito. Lalagay ako ng tubig, tapos lalagay ko itong developer. Hindi ko naman talaga ito nauubos. Oh. Ginagawa ko pa kunti-kunti lang. Kasi nung dati binuhos ko, pagsalpak ko nitong ng tubig na to, bumakat agad, ang bilis. Kaso kung na pag kung gano'n siya kabilis bumakat, gano'n din kabilis ano nabura yung thread ko. Kaya ganito ang ginagawa ko, kunti-kunti ko na lang, tapos yan hinahalo ko yung developer. Yan, hindi na baling mabagal, huwag lang sobrang bagal. Okay, joke lang. Pwede na yung lagyan pa natin para medyo madae. Tapos tigdagan natin. Pagka bumili kayo guys ng presente sided PCB, meron na siyang kasamang ganito. Tawag dito developer. Yan. Antayin ko lang matunaw siya. Tapos ito nga pala yung PCB natin. Makikita nyo, wala pa siya. Wala pa siyang bakat talaga. Ngayon, babakat pa lang siya. So, lalapag ko lang siya dito. Then, gagawin ko ay papatakan ko na lang. Sumama yung tissue. Tinakpan ko kasi siya ng tissue. Yan. Ito, napatakan ko. Yung iba, ginagawa, diretso na lubog. Okay naman yon, kasi yun naman talaga dapat. Yan, yung ganito. Yan. Kaso nabubura kasi siya agad. Pagka ganun ang ginagawa ko, ayun, bumakat na siya. Ito yung may mga bakat na siya. Yan, unti-unti na siya bumabakat. Malas, nasama yung tissue. De-develop na siya. So, medyo hindi ko alam kung nakaka-corrosion yung ano, yung ito, itong developer. So, kasi matagal ko na siyang ginagawa na inahawakan ko lang, tapos kaka ko siya nilulubog. So,
So guys, tandaan nyo ganito yung process na ginagawa ko. Ayan, tinay nyo. Halos hindi nasisira yung contact niya. Ayan. Ayan, no. Pagka nakita nyo, okay na. Pwede nyo na siyang hugasan ng tubig. Malinis na yung contact niya, no. So, yan. Tingnan nyo. Bumakat na siya. Madali lang naman eh, no? Pagka nakita nyo, malinis na. Pwede nyo na sa hugasan o irinsin. So, okay na siya, no? Malinis na, develop na. Hugasan na ngayon natin siya. So guys, madali lang naman, di ba? Yan. Make sure. Kasi baka pag nilubog natin at nahugasan na, hindi na ma-develop pa. Kasi actually, di ko pa nasusubukan yung pagkatapos kong hugasan, tapos nilubog ko ulit. Pero malamang sa malamang ay mabubura na yan. Yan, palagay ko, okay naman yung mga contact niya. Ayan, hugasan na natin siya. So, kailangan, maingat kayo. Maingat din kayo kasi baka magasgasan yan, mauputol din yung mga contact. So, patayuin na lang natin siya. Tapos, mamaya, tatanggalin naman natin yung copper niya. Ibabakat na natin siya kasi ito isang buong copper pa siya, diba? Ituturo ko naman sa inyo kung paano yung matatanggal yung copper na yun, yung nandyan, para ang may iwan na lang ay yung mga contact layout. So next video tayo, no? Proceed tayo sa next video. Salamat sa pakikinig at panonood. Sana ay makatulong sa inyo kung paano gawin ito. Kung gusto nyo naman malaman yung ginamit ko na software, PCB design naman yon, freeware lang siya. Actually, hindi naman talaga siya freeware, kundi crack type lang, no? Baka maano tayo dyan. Mahayari tayo dyan, ano? Unauthorized to use software. Sige guys, salamat sa Diyos. Thank you.